mayroon akong ipakitang isang puno ng alitos dito sa aking NFT system. Ito po ay mayroon na akong video noon. Ito ay update po sa video ngayon na kung saan po mayroong isang tumubo na litos na punta o nalagay po sa isang cup dito sa aking NFT system na nag-operate na po noong nagpunla po ako. So hindi ko nga po alam kung bakit na hulog doon, siguro nakadikit pa sa aking kamay yung similya or yung seed po, kasi yung seed ay yung local lang, walang hindi coated, walang coat. So nagpunla ako. So mayroong nahulog po na similya o seed doon sa isang cup na nakalagay na sa dito sa aking NFT system. So napansin ko po nung tumubo siya, kasabay po noong aking pinunla. Ito po, nagpunla ako nito sa seedling tree. Itong second batch ko po na pagtatabim ng litos. So nagpunla po ako. So prepare ko po yung pinunla ko po para sa pagpalit doon sa una-una kong batch. Ito na po yun. So nung nagpunla po ako nitong nasa NFT system na ito, yun nga po, may nahulog na seed doon sa isang cup na tumubo ng maganda. At napansin ko po, ang ganda talaga kumpara po doon sa aking ito napunla sa seedling tree tulad dyan. So tumubo siya at kasabay nitong mga ito. So kinuha ko po at itinanim o i-transplant po sabay dito. At ito na po yun. Ito, yung tumubo po. Ayan. So ipakita ko sa aking video yung noon na tumubo sa isang cup na full strength operated na po. Yan po, ang ganda. Altima, green Altima po ito. Yan. So kumpara po dito yung ito po. Ito medyo malaki-laki na ito dito. Yung iba malaki-laki na rin. So malaking pagkakaiba po. So mga ito ay pinunla ko po 6 days pa bago ko po ilagyan ng half strength na solution doon sa seedling tree, sa ilalim ng seedling tree. Kaya lang po, ito nga, may na-discover ako na tumubo. At yun po, sa tuwing magpunla po ako ay full strength na talaga. Ilagyan ko na ng full strength tulad po nito. Ito, 2 nights pa lang ito. Yan po, may ano na po yan, full strength na po yan sa ilalim. Yan, tumubo po. Nag-germinate na po. Halos 100% po. Yan. Mag 3 nights pa ngayong gabi. Yan po. At ito rin po, mayroon ng full strength solution. Yan, tingnan nyo po. Ang ganda ng kanyang dalawa pong dahon po. Ito ay 5 gabi pa po. Nauna lang ito ng konti. Dito. Ito ay yung Invicta RG na yung mamahalin po na mayroong coated. So nung nagpunla po ako, nauna ko punla ng coated na seeds. Ito po, na transplant ko na po dito yung mga halik galing dito. Yan po dyan sa aking karatke system. Maliliit pa po, transplant ko na agad kasi po ready na ang pag-transplant ng aking mga boxes. So nung nagpunla po ako nito, yung coated ay hindi ko po nilagyan ng full strength sa lalim. Tubig lang po hanggang nag 6 days bago ko po nilagyan ng half strength. Ang resulta po ay tulad din noon na hindi sabay-sabay ang paglaki. Tingnan nyo po, yan. So dito malalaki na, dyan yan galing. Ito isang araw pa lang po. At yan, at iwan yung mga maliliit kasi po hindi naka full strength yan mula nang ipunla. So yan po ay halos sabay-sabay po. Yan,
mayroon ngang huli na hindi tumubo, na huling na-germinate. So huli talaga siguro. Ganun siguro yung sa mga coated, no, hindi sabay-sabay. Pero halos sabay-sabay po at uniform ang tubo niyan. Yan, yan din, dito po, dito din po. So yan na nga po ang update sa aking pagpunla na mayroon ng kasabay na full strength. No, underwater, may tubig na, na may full strength sa ilalim ng seedling tree. So ito na po yung pangalawa kong transplant. Itong dito. Yung problema ng konti, kaya nag-spray ako lagi para nag-volt sila. Yan po. Kasi yung mga nag-volt na po yan ay galing sa ilalim. Yan. Transfer ko dyan sa taas. Parang maka ano sila. Makabuylo ng pagtubo. Mayroon na kasi pong bumibili nito. Kahit yun ito pa lang. 25 days pa lang po ito. Okay. Mayroon nang bumibili. Ito. Tinatanong agad. So, yung galing dito na maliliit, ito na po. Yan, nag-volt talaga. Ang galing kasi dito kumuha ng bininta namin. So, kinuha namin yung dito silalim, nilagay dito noong yung nabintana. At dito, nilagay naman yung pinalit na mga bagong transplant. Galing po dito. Maliliit pa po. Yan. So, yung galing yung itong mga ano na po yung third batch ko yung nandiyan sa lalim, so galing yan doon sa taas, so ang diyan na ito kasabay yung nasa taas, so nilipat ko doon at ang yung galing doon dito ko nilagay, so yan at saka yung silalim, yan ang third batch ko, so yan sa taas po yung second batch kasabay nito. So ito po yung mga kasabay na mga litos ko nito nung nagpunla po ako. Yan, ang ganda po. Okay, yan po, 25 days pa lang ito po. Ang ganda. Ito ay tumubo po sa aking Kratky, NFT system. No? Sinahulog siya doon sa, yung sinahulog doon sa, dito sa cup dito. Tumubo siya. So, mula simula ay full strength na siya. At nakabuylo po ang pagtubo, yan. Okay. Pag transplant ko, agad-agad dito ko nilagay, yan. Resulta po. Okay. So, yan na po ang aking update sa aking pagpunla na na-discover na pwede rin pala na maglagay agad ng full strength solution na nutrient solution sa ilalim ng seedling tree, yung tubig. Yan. At maganda po ang resulta. So ito na po ang aking update din sa aking mini farm hydroponic system dito sa aming backyard. Ito po, unti-unti po na na-develop. Okay. So mayroon ng mga Kratky boxes dito sa baba. Yan po. At doon na yung kasabay po sa third batch ko ng halitos yan. Yung tatlo dyan. Yung boxes. Yan po ay iba-ibang mga nutrient solution yan. Yung isa dito sa kabila. Yung parang malalaki na at greenest. Tingnan niyo po. Yan ang aking DIY. Yung dalawa, boxes doon. Iba-ibang nutrient solution yan. So parang medyo maliit. Kunti yung malalit yung kunti yung nasa tabi. Dito sa gitna, parang mahabol din dito sa aking DIY. Okay po, ito po ang aking update sa aking mini farm sa aming backyard hydroponic system. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo dito sa WDTV at pinutin na rin po yung notification bell upang ma-update po kayo sa mga bago kong uploads. Okay, maraming salamat po sa panonood. God bless and bye-bye.